Tinapos na ng FAU Tamaraws ang kanilang 10 taon na paghihintay para maging champion muli sa UAP Seniors Basketball. Itong nakarang Miyerkules, tinalo ng Tamaraws ang USC Tigers sa isang classic na Game 3 Final Series. At ngayon, makakasama natin ang Tamaraws, andito sina Coach Nat Tracela, Mac Bello, Mike Tolomia, Roger Pagoy, Francis Tamsi, Achinigo at Russell Escoto. Guys, welcome to our palapaka naman. Parang, I know, pagod kayo. Dahil yan, konting piga pa. I know it's been a long day from UKG to Showtime, you know, pero huling piga na to. Coach Nash, una-una, kamusta naman? How is the feeling now? Nag-sink in na ba sa inyo yung pinaghirapan nyo at yung na-accomplish nyo? Yes, of course. Ano, masayang-masaya. Itong mga batang ito, nag-enjoy after the game. I'm pretty sure they enjoyed a little bit of celebration lang. But alam mo na, pag nag-champion ka, medyo mahaba ang celebration mo. Diba? Every day halos may ginagawa ka. Nag-sink in na ba sa inyo? Ayan, Mac, para sa iyo, nag-sink in na ba sa inyo? Lalo na, i-compare natin to sa last year. Kasi I know, sabi mo, Coach, hindi nyo pinag-usapan yung nangyari last year. Pero kahit pa paano, maaaring naglalaro sa utak na yun. Naramdaman mo na ba yung nakabawi na kayo? Okay. Sobrang saya pala. Then, sobrang blessed. Nakakatuwa, nakaka-proud. Then, ayun. RR, para sa'yo, ang laking bagay ng naitulong mo this year compared to last year na kung kailan natalo kayo. And you've improved so much. Anong pakiramdam na, una, nanalo na kayo at mas malaki na ibuhos mo this year para sa team? Sobrang blessed kasi maganda yung nilaro ko ngayon, tapos nag-champion pa. Ang bait talaga ni Lord, si para kay Lord to lahat. Kaya sobrang saya namin. Okay, balikan natin ng konti yung series at yung three-game series. Punta tayo kay Mike, paki-assist kay Mike. Mike, alam natin talagang nakatuon yung pansin sa'yo sa game 3 kasi hirap na hirap yun ng game number 2. Paano ka nag-adjust? Paano mo kinalimutan yon and inisip mo na rin game 3 kung anong kaya mo maitulong sa team? Unang-una, nagdasalan talaga ako na sinabi ko na kahit 0 points ako sa game 3, okay lang sa akin. Basta manalo kami. Okay. So, yun. Nilagay ko yung team bago yung sarili ko. Then, yun. Nakabawi naman ako. Russell, para sa'yo, alam ko, your first full year. Be healthy, no? Anong pakiramdam? Tapos sila tao. Yun palang accomplishment natin. Bigyan ng trophy. Anong pakiramdam na yun na nga, the first full year na healthy at champion pa kayo? Sobrang saya. Yun nga, first time kong makabuo ng season. Tsaka mas natulungan ko yung team hanggang sa dulo. Nakuha namin yung championship. Sobrang saya ako. Sobrang blessed talaga. Coach, balikan kita saglit na alam natin nung game number 2, you had some regrets of how you covered Kevin Ferrer nung pumutok siya third quarter. Ano yung naging adjustments niyo at ano yung pinag-usapan niyo as a team kung paano niyo pagtutulungan siya? And I heard na shock ka nung end of game 3. Ha? 6 points lang siya? Ako din na shock lang ako. Di ko na rin namalayan hanggat sa dulo eh. Naka 6 points lang si Kevin Ferrer. Actually, it all started nga nung right after the game. We had this coaches meeting. Umabot kami alas 3 sa umaga. We really studied the game. We worked on our matchups. So, sabi nga namin, si Roger at si Mac lang ang pwedeng tumao. If ever we would need a third guy, it would be Dennison. Okay. So, ano lang namin, sabi namin, simple adjustment. It was like more of tightening up lang on Kevin. Okay. Tapos I think one adjustment na ginawa is really, we talked about the tendency of Kevin and how to defend him. So they delivered, at least na limit nila ng konti si Kevin. Okay, para sa sila, Achi, kamusta naman yung pakiramdam na throughout this year? Parang nag-mature din yung image ng team na coach. Before, dati nung panahon nila Romeo, nila RR, very guard, point guard-centric. Pero ngayon, more balance yung attack. Kamusta yung pag-develop ng team? And you were there for the last 5 years, no? Para sa'yo. Siguro, kasi, sineset up ko sila kung saan yung mga strength ng bawat teammates ko. Kasi yung mga sinabi nila coach na kung saan sila malakas, dapat doon ko nabibigay yung mga bola eh. Kunyari, si Mike, sa transition, dapat mabigay ko sa kanya agad yung bola. Like, sila Pugoy na 3-point shootout na dapat mabibigay ko sa kanila yung bola. Para naman sa depensa, may Mike na ba? Ayan. Paano nyo dinagdag yun sa identity ninyo? Before, FU was not known as a super defensive team. Alam natin, offensive firepower talaga meron kayo. Paano na ipasok ni Coach Nash yun na talagang yun ang nagiging priority ninyo? Yung sinasabi lang ni coach sa every practice
yung magpapanalo talaga sa game, depensa talaga eh. Tsaka, ano, pag pinasok lang talaga kami, yung iniisip talaga namin depensa una para maganda yung flow ng offense namin. Para sa'yo, speaking of magandang offense, pakipasahan ng mic. Grabe yung game mo nung game number 3, lalo na nung second half, na third quarter, fourth quarter. May sinabi ba sa'yo si coach? May binunong ba sa'yo? Na-realize mo, eto na, kailangan na talagang ibigay lahat. And medyo, more than the usual, medyo nag-take over ka na at mas naging agresibo ka in looking for your points. Inisip ko na lang na enjoy ko yung game. Then talagang sabi ko, wala nang bukas. Kasi ibubuhos ko na lahat. Then maganda lang kasi yung effort namin sa defense. Hindi kasi kami nag-focus sa offense namin eh. So, ayun. Medyo maganda yung kinalabasan ng offense namin dahil medyo sa defense na. Namin. RR naman, nung after nung init niya na nakahabol, lumamang, ikaw na nagtapos with your last, I think, 7 points yun sa fourth quarter. Anong pumasok sa isip mo noong time na yun na hindi ka ba kinabahan? Ibang level yun eh, yung fourth quarter, last few minutes to win the championship. Ibang-iba na yun. Pero pumasok ba sa isip mo yun or enjoy mo lang laro yung time na yun? Yun nga, yung before the game talaga, sinabi ni Coach Nash na enjoy your last game. Okay. So, dumating yung punto na down by 6 na kami. So, wala nga naman na mag-give up kami. Correct. Last game na nga namin yun. Kaya, yun, ginawa lang namin kung anong makakaya namin. Mm-hmm. So, buti naman nakabawi. Paano na iba? Nung game 1, game 2, doon ka mainit sa simula. And, bad ng second half, hindi na opensa yung contribution mo, kundi sa ibang larangan. Pero, sa game 3, paano na iba? At, meron ka pa rin opensa na ibuhos sa dulo? Siguro, nung game 3 talaga, yung focus ko is to stop Ferrer. Kasi, pumutok kasi siya nung game 2 eh. Tapos, yun nga, sinasabi ng mga coaching staff na yung depensa ko, yung strength ko. Okay. Well, Coach, seeing these guys, how they've matured through the years, anong natutunan ninyo as a program of how to build a champion team? I mean, I'm sure you had some ideas, concepts in mind, what players to bring in the program. Pero, anong na-realize ninyo this year? Ano talaga, it takes time to build. That's why you really have to be very patient. And siguro ako lang as a coach, I'm just fortunate because ito na yung mga players na inabutan ko. I wasn't the one who recruited them. Not at the beginning. Tapos correct, maganda rin, because maganda rin naman talaga yung programa ng FEU. Mm-hmm. They really work on developing players. So, kaya nagkataon lang na sa panahon ko sila nakakuha ng championship. Okay. And you know, I've been a fan of yours and I respect you as a coach all these years. I don't wanna not credit your staff. Napakasipag din at ang laki ng tulong nila Coach Eric, sila Josh, and sila, you know, Jolas, Johnny, Richie. How was that? Kasi little by little dumating sila, di ba? Unti-unti dumagdag yung staff nila and you put together a great staff. Ano masasabi mo sa tulong ng coaching staff? Actually, napakaganda ng dynamics ng coaching staff because they come from different PBA teams. So minsan, hindi naman sila makapag-full-time sa amin. True. So every time available sila, we'll make sure na we maximize them. But again, this is a very hardworking coaching staff. Sila Gilbert Lau, Jonathan De Guzman, Ryan Betia. Yes. Okay, sila also Marvin Valderrama. Talaga sila, they're really committed to helping these players. And ang nakakatuwa is nagbunga yung paghihirap ng buong staff. Okay. Well, I know we want to let you enjoy this championship, pero the inevitable question, syempre, is paano na yung next year? Kamusta na? Goodbye. Bye, guys. These guys are gone. They're ending it on a dream ending, you know, of championship. But you're still around. Kamusta ang magiging competitiveness ng FU next year without these six? It will be a test dun sa program namin because we started recruiting players naman itong first 2 years ko. So we're hoping na we will have a smooth transition. Okay. Syempre hindi mahirap palitan itong anime, mahirap talaga. Of course. But again, we will just be patient in developing the other guys. I guess to end this, I know you have a celebration coming soon. You want to announce anything to the FE community as well a message to them? Invite. Iniimbitahan ko lahat ng FEU fans na pumunta sila next week, Wednesday,
5 p.m. Okay. Sa Marita. Sa Marita, para sa victory party namin. Alright. So lahat ng taga-FEU invited you, whether taga-Diliman ka, Cavite, or Marita. Even Cavite. Wow, yes, yes. Okay. It's everybody's open invited. To all, open to all FEU community. Great, great, great. And how big was that? So to end this, Coach Nash, how huge was it for the community and to see that kind of support? That they were all it's, there. It's actually overwhelming. Tuwang-tuwa kami nung nakita namin even the night before when they were lining up for tickets. Nag-overnight sila dun sa sa mga eskwela ng ng FU. And it's really, kumbaga, it was a motivation for all of us na talaga ibigay yung best namin for them. And we're very thankful to the FU community for that. Well, and that's what collegiate sports and the UAP is all about. So maraming salamat sa pagiging magandang ehemplo ng isang champion team. And congratulations, FU. And good luck next year. Thank you. Salamat, salamat.